Hello guys, nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating Sare-Sare Store Business. So ito, mayroon tayong i-discuss ngayon kung gaano kahalaga ang ating bagong customers, guys. So ito, ang customers ay siya yung pinakamahalaga dito sa ating tindahan. Sila yung bumubuhay dito sa ating Sare-Sare Store. Kaya i-discuss natin kung gaano sila kahalaga at gaano natin sila kaingatan, guys. So ito, dahil may mga bago tayong customers, bagong dating dito sa ating lugar, ay kailangan magpapakita tayo ng gilas, guys, para hindi sila mapunta sa ibang tindahan. So ito, bilang isang Sare-Sare Store owner, ay gagawa tayo ng diskarte, paano natin sila ma-attract at paano natin sila makukuha, lalo na yung kanilang tiwala, guys. Sa unang first impression ng ating bagong customers, ay kailangan natin iparamdam natin, ipadama natin sa kanila yung ating pa-welcome natin sa kanila sa unang bukana pa lang, kasi araw-araw alam mo naman yung talagang kung sino yung mga customer mo na araw-araw pumunta, tapos biglang customer na darating, tapos alam mo na dapat ang gagawin mo, guys. Huwag ka na magsungit-sungit pa, magiging alerto ka na dapat, at dapat magiging presentable ka. Tapos yung customer service mo, yung pananalita mo ay dapat maayos, guys, para ito ay makuha natin yung kanyang loob, lalo-lalo na kung bagong lipat lang sa inyo o magiging kapitbahay nyo pa, guys, ay kailangan doon pa lang sa unang eye contact nyo ay talagang makukuha mo yung kanyang loob. Papansin mo, guys, doon sa mga unang customer na talagang mayroon talagang yung customer na medyo masungit ang dating, pero huwag mong huhusgan, guys, dahil isa siyan sa mga customer na magiging loyal mo, dahil yung mga taong ganyan ay sila yung totoo. Pero mayroon din naman yung customer na pagbungad pa lang ay talagang friendly yung kanyang dating. Pero ito po yung medyo kikilatisin natin ng konti, kasi di mo alam kung gagamitin ka lang din o tangan ka lang din after following days, ay talagang obserba mo to, guys. Pero sa standard ng ating customer service, ay kailangan ibibigay natin pa rin yung best service natin sa kanila, kahit anong paman yan, palakaibigan man yan, o masungit man yan, o kaya suplada man yan, o kaya minamata ka, ibigay pa rin natin yung ating the best natin sa kanila, guys, kasi hindi natin sila kilala, balang araw ay magiging customer natin sila. So yun, isa sa ating mga diskarte, guys, sa mga bagong customer ay magkakaroon tayo ng magandang pa-welcome sa kanila. Huwag tayo magsungit-sungit, o kaya tatanungin natin sila kung bagong lipat ba sila, o taga saan ba sila, o anong pangalan. E yung mga diskarte natin, kinakausap natin sila, o nagbibigay tayo ng magandang advice, o maganda dito, ganon, nakapasyal kayo dito, dito po yung sa amin ng tindahan, ay open kami hanggang alas 8 ng gabi, ganon, kung halimbawa hanggang alas 12 ng gabi, isasabihin din natin sa kanila kung anong oras tayo nagbubukas. So ayan, guys, ang isa sa mga diskarte natin para ma-attract natin yung customer. Yun, guys, ang diskarte ko dito sa mga baguhan na aking customer, kung siya ay maraming binili. Halimbawa, tinuos ko sa kanyang harapan at umabot siya ng 200, sumubra ng 210, at sasabihin ko sa kanila 200 na lang, para at least naman yung maramdaman niya yung pa-welcome ko sa kanya, kahit dun sa discount niya ng 10 pesos ay talagang medyo maliit lang na bagay yun, guys, 10 pesos, pero yung kanyang pakiramdam, parang ano siya, yung may share mo yung kanyang discount, ay malaking impact po sa kanya, guys. So ganun yung diskarte ko dun sa mga baguhan namin na customer. Alam ko naman yung customer kong turista, at saka alam ko naman yung mga customer namin dito, kasi meron kaming nagko-contractor dito sa aming malapit dito sa aming lugar, guys. Ay alam ko kung sila ay mga taga rito at taga ibang lugar. So napaka-importante, guys, yung ating customer service, yung ating proper management sa pakikipag-usap natin sa kanila ng maayos, ay talagang iyon po ay maitatatak sa kanilang isipan, guys. So ayun ang diskarte natin sa ating mga baguhan na customers natin, para sila ay mapunta sa atin, guys. Sino ba sa inyo, guys, ang nakaranas ng kakaibang ugali ng mga customers, yung talagang aasarin ka, iinisin ka,
at talagang talagang mainis ka talaga katulad ng bibili, magtatanong magkano, tapos hindi naman pala bibili guys, tapos meron ka nang binigay sa kanila, tapos sasabihin ay hindi pala yan, tapos yung nagmamadali ka na, napakadami mo ng customers, ay napakatagal po niyang sasabihin kung ano yung bibili niya, pero ang tagal na niyan nag-antay dyan sa labas ay hindi pa nakapili guys. So mga ugali ng customers na kailangan dapat natin i-develop sa ating sarili ay talagang yung ating patient ay talagang dapat fully develop na talaga, yung hindi ka na naiinis at hindi ka na magbibigay ng expression sa mukha na parang naiinis ka, ay hindi po maganda yun guys. Ipakita pa rin natin yung ating patience sa kanila, yung ating service sa kanila, ay intindihin natin yung mga ganun customers guys. So dapat tayo ay magiging maingat tayo sa ating pagserve sa ating mga customer, mapabata man yan o matanda, kasi sila ay magkukwento sa ibang mga kaibigan nila kung ano yung magandang, kung ano yung naging pangit na karanasan nila sa isang tindahan. Ito po ay napakabilis pong ikakalat yan guys, kaysa samantala naman kung gumawa ka ng kabutihan at kagandahan dun sa customer ay mas mabagal pong kumalat yan guys, kasi sa kanila na lang yung hindi na nila ikukwento, samantala pag negative yung ano nila sa iyo ay talagang napakabilis kumalat yan guys. So iwasan natin yan, dapat yung ating customers ay kakaibiganin natin sila, ipaparamdam natin sa kanila kung ano yung dapat gawin. Lalong-lalo na guys, yung ating mga debute, talaga yung ating mga customers ay talagang sasagarin yung ating patient. Kung talagang hindi sila magsasauli ng bote, ay talagang halos tayo ay makikipag-away. Iwasan natin yung makikipag-away kasi ikaw na lang yung mag-adjust guys at kukuha ng mga bote sa kanila. So ayun, ingatan natin talaga yung ating customers guys. Silipin natin yung ating mga customers na bata, dahil alam ko babalik na sila ngayon. Anong oras na ay nandiyan na sila guys. So sila ngayon ang inaantay ko, yung mga batang pupunta dito. Kung ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko sila i-cater, paano ko sila kakausapin ng mga batang customers ko guys. So eto, panoorin natin yung mga batang pupunta dito kasi ngayon na ay magte 10 o'clock na, magme-merienda na sila. Hello, anong bibilin mo? Opo. Ano yan? Magkano? Ilang piraso? 5. 5 pesos? Yung mata-mata? Eto to? Yan? Wow. Magkano yung pera mo? So, apat ang bibilihin mong ganyan. Ayan, so mabenta talaga itong ating mata-mata. Ano yan? Ano bibilin mo? Ito, dalawa. Dalawa. Ayan ah. So, masarap yan. Ano kasi inyo dyan, de? Ang bibilihin nyo, anak ko? Ano yung jay? Cook? Juicy lemon na. Juicy lemon. Mano? Isa lang? No, juicy lemon. Sino may juicy lemon dyan? Dalawa? Ano ito? Iinumin nyo bute o bute na lang ito to? Mag-aral kayo magbukas. Yan ang ating mga bata. Wala tayong tagahawak ng tripod guys. Kaya yan. Bakit? Ano lang juicy lemon? Wala kayong tinapay? Yan. Hi kayo tablog ni Tito. Hi. Hi, yan. Ano yan? Ano yan, Tito? Ano yan? RC, Tito. RC? Ilang RC? Isa lang, Tito. Oh, sige. So, wait lang, ah. Ito, oh. Ang bukas, Tito. Ayun na yung pagbukas yun. Alas na yung pambukas yan, anak ko. Ay, ito. Yan. Anak, wala na? Wala na, Tito. Ito, sukli mo. Ayan, katangan nyo. Ito yun eh. Na? Ito ay? Mano ito ay? Matitigin lang anak ko. Ito, apagsasangit ka. Sam, mayat katangan man ako. Ne. Mayat katangan. Dati mat? Eggs? Well. Mano, yung kasama mo? Ako din. Ano bibilihin mo anak ko? Ano? Ilan taong ka na, bebe? Ilan taong? Oh, 5 years old. Apir kay Tito. Oh, apir. Wow. Ikaw anak ka, Sam? Ako din. Yan. Ilan taong ka na, Sam?
7 years old. Grade 1 ka na? Grade 2. Grade 2. Mag-age. Mm-hmm. Sino pa? Sino? Mayroon na sa kanya? Libre. Magkano? Uy, ba't mo pinalit? Wala nang sukli. Si Jenro may sukli pa ano. Sige nga, Rotot. Kaway-kaway sa vlog ni Tito. Hi. I'm hi. Thank you. Tito, papakita. 5 lang. Oh, pila-pila kayo diyan. Ah, wag magulo diyan, ah. Huwag kayo magulo diyan, anak ko. Ano yung hinahanap niyan? Nakin, akin, ani. Dito, metered, anak ko, ah. Dito. Dito, tiket mo. Mana ito? May isa lang? Bilin man dyan yung favorite dito na. Tapos ano sa'yo? Green. Kuya Jay. Ano ito yung isang pera? Ito yung isang pera mo? Dito, may isa ko tayo? May isa. Tapos, Josie Lemon. Ano nga Josie Lemon? Ito na, iso na pa, libre pa. Dito yung pek-pek nail. At saan na to? Ito. Ano nga lemon-lemon? Kaya ka naman. Ano nga lemon? May isa lang. Teta. Teta, malo. Bakit tawa? Kailan ng klase nyo? Kailan ang balik ng klase nyo? Lunes. Awala dyan yung ano pang bukas? Iyawan ko ta mo ka. 5 lang nun. Ano? Sagmamalit. 10. Ito na? Marshall. Adapay? Mana ito yan? Ang amin no kuhan? 5. Hindi ko dumuntala payag to. 15. Okay na dyan di anak ko.